Magandang araw! Panglimang araw na natin ngayon para sa ikapitong linggo ng ating pag-aaral sa kinder. Handa ka na ba? Ngayon ay 20 ng Nobyembre 2020. Ngayon ay araw na ng Biyernes. Napag-aralan na natin ang iba't ibang mga bahagi ng ating katawan. At ang isang batang kinder ay kaya nang tukuyin ang mga bahagi ng katawan. Kayang-kaya mo na, diba? Kaya na rin natin na masabi ang gamit ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Kagaya ng ating mga mata, para tayo ay makakita. At kayang-kaya na rin nating ipakita ang paggalaw gamit ang mga bahagi ng ating katawan. Magbalik-aral tayo. Kulay pula. Kulay dilaw. Kulay bughaw. Kulay luntian o berde. Wow! Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Alpabetong Filipino. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. M, S, A, I, O, B. Masayang unang pagbasa. Sa. Ma. B. A. Ba. Ba. O. So. So. O. Mo. Mo. O, bo, bo. S, I, si, si. M, I, mi, mi. B, I, bi, bi. Sa.
ma. Sa ma. Sama. Wow! Sa. Ba. Ba. Saba. Saba. Sa. Ba. Sa. Ba. Sa. Wow! I. I. Sa. I. Sa. I. Sa. Isa. Wow! I. I. Ba. Ba. Iba. Iba. So. A. So. A. So. Wow! A. B. O. Bo. Bo. A. Bo. A. Bo. Para sa unang gawain, sa tulong ng iyong tagapagturo, ituturo niya ang bahagi ng katawan na nagsisimula sa letrang B na may tunog na B. Halimbawa, bewang. Uulitin mo ang salitang bewang at tutukuyin mo ang unang tunog nito. Bewang, B. Para sa ikalawang gawain, kulayan mo ang mga larawan. Magpatulong sa iyong tagapagturo na basahin ang mga salita. Ulitin mo ang unang tunog ng bawat salita. Halimbawa, buto. B. B. Buto. Para naman sa ikatlong gawain, sa saliw ng isang masayang awitin, susundan mo ang sasabihin ng iyong tagapagturo at magbibilang ka rin. Halimbawa, iikot ang ulo ng 3 beses papunta sa kanan. 1, 2, 3. Para naman sa ating sining, kakailanganin mo ng 2 tissue roll cardboard. Kung wala, ay magrolyo ng papel at idikit ito. Kailangan mo rin ng yarn o kahit na anong tali at pang design. Kukulayan mo at lalagyan mo ng design ang 2 tissue roll cardboard o 2 rolyo ng papel na iyong pinagdikit. Pwede mo itong kulayan o lagyan ng mga designs. Papabutasan mo sa iyong tagapagturo ang gilid ng tissue rolls at doon ipapasok at ibubuhol ang yarn. Binabati kita! Natapos mo na ang 7 module. Sa Lunes, magsisimula na tayo para sa 8 module. Alam kong excited ka na! Mga magulang, huwag po nating kalimutan ang feedback form. Salamat po! Lagi nating hugasan ang ating mga kamay at gumamit ng sabon. Paalam!